At eto na nga, tara, umpisahan na natin ang pagtalakay sa ating topic for today, ang real property tax. Pero bago yan, hayaan nyo munang batiin ko kayo. Saang magta ko kayo ng Pilipinas naroon? Ako nga pala, si Anthony C. Buenconseo, ang inyong makakasama sa pagtalakay ng ating topic today, ang real property tax. Ano nga ba ang real property tax? Mula sa salitang tax, ito ay bayaring buwis natin sa ating mga ari-ariang hindi natitinan. Okay, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang real property tax na ang tawag noon magpasa hangang ngayon ay Amilyar? Kilala nyo ba si Amilyar? Yung mga millennial, hindi nakilala si Amilyar. Pero yung mga kagaya ko na may edad na, yung mga nanay at tatay natin, ang tawag pa rin hanggang ngayon, Amilyar. Ang Amilyar ay mula sa salitang amilyaramiento na isang Spanish word, isang colloquial term, Filipino term na ang ibig sabihin ay assessment of a tax. Alam nyo ba na noong panahon ng Espanyol na ang namumuno pa lamang ay dato sa bawat barangay, ang nakokolekta nilang buwis ay ginagamit nila para sa protection and security ng kanilang mga mamamayan. Alright? Ito, sinasabi dito na ang real property tax ay ini-impose nga sa mga may-ari ng real property ng lokal na pamahalaan o LGU kung nasaan ang property. Tinatawag din itong real estate tax, which is due on the first day of January of each year. Pero pwede namang magbayad ng advance. Mamaya, malalaman ninyo kung ano yung sistema ng advance at prompt payment. Ito na, ang classification ng real property. Siyempre, number one diyan ang land and improvements. Kasunod dito ang building and machinery. Ang real property tax ay binubuo ng basic tax at SEF tax, na kung saan ang basic tax ay 1% at ang SEF tax ay 1% din ng assessed value ng real property. Saan ba nakukuha yung assessed value? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan kinukuha yung assessed value. Pero alam nyo ba na sa Metro Manila, ang basic tax ay 2%. Pero may mga ilang lalawigan na or bayan na nag-increase na ng kanilang basic tax pero hindi higit sa 2%. Eto, ano nga ba ang special education fund? Nagtataka yung iba, yung mga taxpayers natin, bakit doble yung kanilang binabayaran? Hindi nila alam na kung ano yung basic tax, ganun din si SEF tax. Sa standard procedure po ha, kasi kagaya nga nung nabanggit ko sa Metro Manila, 2% ang basic tax, pero 1% ang SEF tax. Yung ginagamit ko po dito sa aking presentation ay galing sa LTOM o Local Treasury Operation Manual na inissue ng BLGF o ng Bureau of Local Government Finance under po ng Department of Finance. Okay, balik po tayo. Dito sa Special Education Fund, babasahin ko po ha, local fund designated for public education sourced from the real property tax collection of the local government units. Dinisenyo po ito para mag-provide ng assistance in the operation and maintenance ng public schools. Kaya huwag po kayong magtataka kung nagiging doble po yung malaki yung binabayaran po natin na real property tax. Kasi nga po, yung basic tax at SEF tax. Ito na, ibibigay ko na sa inyo ang formula ng computation ng real property tax. Ito po, babasahin ko po ha. Hindi muna ako titingin sa inyo. Babasahin ko muna yung ating formula para maging malinaw.
Una, yung basic tax, ang kukunin natin yung tax due equals assessed value multiplied by basic tax rate minus discount at plus interest. Pangalawa, yung ating SEF tax. So, pareho lamang po yung formula ng basic tax at SEF tax. Huwag po kayong mali dito. At pag nakuha na natin both basic tax and SEF tax, pag-aad din lamang po natin para makuha natin yung total tax due. Okay? Ito na yung binanggit ko kanina. Ipapakita ko nga sa inyo yung sample ng ating tax declaration. Sa likod po noong tax declaration, makikita yung assessed value. Dito sa sample natin, makikita natin na mayroon tayong assessed value ng ating property. Pwede po kasing pinagsama-sama na yan, yung 1 million na yan, pinagsama-samang building, machineries, and improvement, bukod pa sa lupa, magkakasama yan. So, dito sa sample natin na to ay sa lupa muna tayo. Ang assessed value ng kanyang real property na lupa ay 1 million pesos. Ito ang gagamitin nating baseline of our computation. Tara, tingnan natin. A property with an assessed value of 1 million. Ang basic at SEF tax rate is 1%. Case number 1. So, dito sa ating case number 1, i-establish po natin kung magkano ang total tax due nung property na ang assessed value po, pinakita ko kanina, ay 1 million pesos. Tingnan po natin. Ito po yung formula. Basahin ko ulit. Basic tax due equals assessed value multiplied by tax rate minus discount plus interest. So, dito sa sample natin, dito sa case 1, wala munang discount and interest kasi i-establish muna natin kung magkano yung total tax due, yung basic at SEF tax lang muna. Ito, kunin natin yung sample natin na assessed value na 1 million, i-multiply natin sa 1%. Ito po yung standard po ito na 1% ang ating basic rate tax. Pero sabi ko nga kanina, sa Metro Manila area, ang basic tax ay 2%. Kaya napakalaki po ng buwis na binabayaran nila sa Metro Manila at sa mga iba pang syudad dito sa Pilipinas. Kaya ang kanyang basic tax due ay 10,000 pesos. Ganun din ang SEF tax due, 10,000. Pag-adin po natin, ang total tax due ay 20,000 pesos. Next, ang susunod natin na i-establish dito sa case 2, basahin ko po muna. Assuming the total tax due established in case 1 is for calendar year 2023 and the local ordinance provides for 20% discount for advance payments, what is the new total tax due in the case in case the owner would want to pay in full before 2023? Ibig sabihin po, gusto nang bayaran ni taxpayer yung kanyang buwis in advance, yung 2023 niya. Ngayon po ay 2022 pa lamang, December. So, maa-avail po niya si 20% discount for advance payment. Tingnan po natin ang computation. Si basic tax due equals assessed value multiplied by tax rate minus discount plus interest. Ito na po. Si 1 million multiplied by 1% basic tax rate minus 2,000 pesos. Yun po ang kanyang discount, 20% discount. Ayan, may 2,000 po na discount. Kaya naman, ang kanyang basic tax due ay 8,000 pesos. Ganun din po ang SEF tax due. Meron ding 8,000. Kasi same formula lang po. Ano, si basic tax at saka
CSEF tax dun sa standard po ha. Kasi sa Metro Manila area nga po ay 2% ang kanilang basic tax rate. Kaya ang total tax due ay 16,000 pesos in this case. Ano po? Pag nagbayad si taxpayer ng advance, ngayon, babayaran na niya ang kanyang buwis para sa taong 2023. Tandaan niyo po yan. Huwag po kayong malilito. Mayroon pong discount na 20% para sa advance payment. Tandaan niyo po doon sa mga magtitake ng BCLT next year. Kung hindi ako nagkakamali, parang June ang exam ng BCLT. Kaya tandaan niyo po itong formula natin na ito at huwag po kayong malilito. Pwede namang gumamit ng calculator sa exam. Okay? Case number 3. Basahin ko po ang case number 3 natin. Supposing the owner pays his real property tax during the first quarter of 2023, what is the new total tax due if the local tax ordinance provides for a 10% discount on full payment made during the first quarter? Ito po, ibig sabihin, si taxpayer po, magbabayad po siya ng kanyang buwis for calendar year 2023 first quarter. Kumbaga, January, February, March, babayaran po niya ito. Pero may discount po siyang 10%. Kasi sa ibang lugar, depende po ito nakabase. Kasi sinabi rito, if the local tax ordinance, yung ating mga city, municipalities, sila po ang nagtatakda kung magkano po yung discount. Ito po kasi yung tinatawag na prompt payment. Mayroong 10% discount. Ano po? Tingnan po natin. Ito po yung formula natin ulit. Basic tax due equals assessed value multiplied by tax rate minus discount plus interest. 1 million assessed value multiplied by 1% minus discount na 1,000 pesos. Kaya ang kanyang basic tax due ay 9,000 pesos. Same with SEF tax. Mayroon pong 9,000 na SEF tax due. Kaya ang kabuuan ng kanyang babayaran ay 18,000 pesos pag nagbayad siya on first quarter. Nakuha niyo po? Paano naman kung ang kanyang property ay delinquent ng kung ilang taon? Malalaman niyo po yan sa next part o sa part 2 ng video na ito. So ito muna ang aking maiibigay sa ngayon. Abangan niyo po ang next video natin, ang part 2 ng real property tax computation para sa mga delinquent. Kaya naman, kung bago ka at nagustuhan mo ang video na to, paki-subscribe naman po at paki-like na rin o paki-hit ang notification bell para updated po kayo lagi sa video na i-upload ko. Hanggang sa muli po, maraming salamat po.